Mukhang nagkakainitan na itong mga Duterte at kampo ng ating presidente, Bongbong Marcos Jr. Kasi nung una ay lantaran ng kinakastigo o lumalaban ang Vice Presidente Duterte or Sara Duterte sa administrasyon Bongbong Marcos Jr. na hindi naman dapat kasi isa siya sa member of the cabinet as Secretary of Education. Kaya ang unity team ay wala ng unity team. Wala na yan. Naglaho na parang bula. At lalo na itong si Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na tinuturo na nasa likod ng natuklasan na kudita nung niya'y kinausap niya ang mga retiradong mga general at mga matataas na retirado ng AFP. At ito ay talagang nagpalabo ng kailang unity team. Ito ay nangyari ng umapila sa Court of Appeal ang SMNI. Hindi naman ligid sa inyo sa kalaman na suspendido na ang operasyon ng SMNI. Una sa MTRCB, at the same time ay sa NTC, which are two government agency under the office of the president. Okay? So makikita nyo talagang parang ang haba na ng kamay, no? No? Ang haba ng kamay. O ito, ganito ang gagawin nyo. Kasi ina-under the table ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ang lahat ng patakaram ng Pangulong Marcos. Ewan ko lang, susunod ay siya pa rin ang pipiliin ng presidente pag siya ay aalis at pupunta sa ibang bansa. Siya pa rin i-appoint. Baka naman si Lucas Bersamina ang susunod na officer in charge pag siya ay umalis, no? Kasi nakakatakot na ito si Sara Duterte. Kasi ay sila ay nadidiktahan ng China. Okay? They are pro-China. And yet they said that they are not communists, but they are socialists. Okay? Why is it na madikit na madikit sila sa China? At sila ay kinukumpasan ng China. Okay? Yan ang ano. Ngayon, mabalik naman tayo sa SMNI. Diretsahan na nilibanan si Presidente Marcos nang ito ay ilapit nila ang kaso ng suspension sa Court of Appeal. At alam naman natin na ang Court of Appeal ang mga husgado dyan. At maging ang Supreme Court ay maraming appointed si ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero malabo siguro. Kasi ang AFP pinalandaga ni Rodrigo Duterte na magkakaroon ng ano ng kudita. Lantaran naman sinabi ng AFP, tapos na kayo. Wala na kayo. Hindi niyo kami pwedeng diktahan. Hindi kayo, sino ba kayo? Ayan, yun ang sagot ng AFP. Sino kayo? Tapos ka na. Hindi ka na presidente. Oh? Siyempre, ang AFP ay professional yan. Kung sino ang presidente, yan ang susundin. Kung hindi ka na presidente, etsa puwera ka na. Etsa puwera ka na. Okay? Ngayon, ang hiningi nila, SMNI, hiningi nila sa Court of Appeal na magkaroon ng restraining order. Ano man yung restraining order? Ito ay inilalapit sa any civil court para ma-stop yung suspension sa kanila. And pag ito inaprubahan, it will only last for 14 days. Kailangan, kasi makakaroon niya ng ano yan, ng show cause order. Ipagpapaliwanag kung bakit hindi dapat sila suspendihin. Okay? So ito ay labanan ng mga abogado. Labanan ng mga abogado kung sino magaling na abogado. No? Para ma-stop o ma-restraining order ang suspension ng SMNI.
dalawa pa naman agency ng gobyerno ang nagsuspindi sa kanila. Ang MTRCB at ang NTC, National Telecommunication Commission. So, ito ay talagang weather lang. Kasi nung panahon ni Duterte, ay ganun din ang ginawa. Inipit nila si Maria Ressa ng Rappler. At lalo na ang ginawa ng hindi makatao, kay ginawa na kay Senator Laila De Lima. Na, at ngayon ang nanganganib ang mga Duterte at mga mga kampi niya na pumasok na at nakapasok na according to Harry Roque na naramdaman niya na nandyan na. Kasi ito, ang ICC ay nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema. Pinag-aralan ng Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema na may karapatan ang ICC na pumunta diyan sa Pilipinas at kumuha ng mga investigasyon yung kanila mga abogado. Yung mga taga-ICC ay makarating diyan para mangolekta kasi maraming complaint natin. Ilan libo ba nang matay? Dami. Maraming naging byuda, maraming naulila na pamilya. Kasi pati bata napatay. Ibang sa crossfire, di ba? Kahit bata napatay. So, let us see what will happen next. And abangan natin to sa mga susunod. Sana ay matapos na ang kaguluhan nito. Pero mukhang hindi eh, kasi palaban ng mga Duterte. At ngayon eh, malakas pa rin sila. Pero syempre, hindi sa lakas yan nakukuha, kundi sa galing ng liderato ng Malacañang. Okay? Ngayon, ang ating presidente ay gumagawa ng paraan upang mapaunlad ang ating bansa sa pamamagitan ng IAP level nila. From lower level, gagawing middle income country ang Pilipinas by the end of 2028 term ng Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, let us see again in my next vlog. This is Rose Freddy. In God we trust, never hold your peace.